Ayan, magga-garden tayo. Gawa tayo ng mga halaman. Tatanim ako ng kamuti. I-try kong magtanim ng kamuti, sayote, mga guys, para tignan ko kung mabubuhay dito dahil sabi ng iba, mahirap daw mabuhay ang kamuti dito dahil masyadong malamig. Kailangan may ano sila, yung bahay na ano, yung parang bahay kubo ba, para nasisilungan sila. Pero summer naman na ngayon, kaya i-try ko siyang ano, i-try ko siyang itanim kung mabubuhay nga. Pati yung ano, ang pichay, binili ko na doon sa ano, bilihan doon sa DIY nung isang araw. At tignan ko kung maano sila, makasurvive sila. Dahil hindi pa naman kasi ako nag-try na ano, nagtatanim ng mga gulay, mga guys. Kaya tignan ko kung makakapagtanim ako ng mga gulay. At sabi ng asawa ko na palitan daw niya lahat ng mga ano paso dahil sabi niya sa akin nakakahiya daw yung mga bottles ng ano ng Pepsi na ginawa kong ano yung pinagtaniman ko ba ng mga halaman. Sabi niya sa akin na hindi daw maganda yan, maliit daw at saka ano daw nakakahiya daw kasi sabi ko naman anong nakakahiya eh recycle nga eh sabi ko ganun. Kaya sabi niya sa akin na kung gusto ko daw gamitin yung ano, yung Pepsi, sa bulaklak na lang daw. Kaya bibili siya mamaya ng paso para palitan ko bukas ulit. Ito yung tinatawag nilang recycle. Recycling. Jesus, katatapos lang namin nagtanim-tanim. At gusto na naman daw nilang kumain. Tapos ngayon, nag-away, umiyak. Sus, ako ng mga bata na to. Wala na lang katapusan, nag-aaway. Siya, pag ano, meron yung konting ano lang, grabe na yung iyak. Kasi nasanay na kay tatay. Pag konting iyak lang, hinahaplos agad. Tapos magagalit din naman yung tatay pag hindi niya naanuhan. Sabi ko, wag niya sanang spoil din kasi pag na-spoiled, wala na. Kaya ayan, konting ano lang, umiiyak na siya. Kaya lagi kaming nag-aaway ng asawa ko dahil sa pagdidisiplina ba? Iba kasi ang pagdisiplina nila dito. Kasi dito, puro oo lahat. Lahat oo, okay. Kaya sabi ko, wag ganyan dahil pag tayo ay ano na, pag lumaki na sila, masanay na yan. Wala na. Kaya tignan mo nung, tignan yung mga guys, o nung nandun kami sa Pilipinas. Mahiyain kaya yung dalawa na yan. Hindi yan pala sigaw, ganyan. Pero nandito na sila nung nag-aral si Iris dito. Simula nung nag-aral si Iris, tapos sumasama dun sa mga kaibigan niya dun sa, ano dati. Kasi, inaaya siya na kumain dun sa bahay ng kaibigan niya. Siguro may nakikita siya na yung attitude nung kaibigan niya doon. Yun, ginagayan niya. Dati hindi yan sumisigaw. Hindi yan sumisigaw. Dati si, ano, si Kulasa, kung anong sabihin mo sa kanya, ginagawan niya, ganyan. Pero ngayon, nako, parang, umbis na yung isip niya, ang isip niya sana ay, ano eh, ngayon, nagpapababy siya. Kaya sabi ko sa asawa ko na huwag ganyan. Kaya tignan mo, pag ano, hindi mo rin sila makontrol, tapos magagalit ka. Sabi ko. Mahirap kasi ang mga iba, at saka iba na talaga ang mga bata ngayon. Ibang-iba na yung mga ugali nila. Hindi kagaya nung kapanahunan pa natin na nung maliliit pa tayo, yung kapanahunan pa ba natin nung tayo maliit. Isang salita lang ng magulang, lalo na ako, hindi ako lumaki sa nanay ko. Isang salita lang ng mga tiyuhin ko. Kailangan ano na yan.
Iris, come here now. Come now, take your food. Wala mo ako ng ano. Ng red eggs. Ito nga yung ano ko ngayon. Ang haluan ko. Ayan. Marunong ka rin pala naman eh. Huwag ganyan. Puro na lang abot. Iabot. Iabot. May kamay naman kayo at paa. Tapos alam nyo guys, nga pala, nung yung ano, yung nung February, nagpa-blood test ako, di ba? Na-i-vlog ko yun, na-i-upload ko yun. Tapos nung isang araw lang dumating yung result. Dahil, magpa-pap smear sana ako dahil nagpa-appointment ako ng pap smear. Kaso lang, hindi natuloy dahil lumipat nga kami ng ano, ng tirahan. Hindi yung tirahan, place. Lumipat kami ng ano, ng place. Tapos ngayon, noong isang araw, tinawagan ako ng ano, yung sa health center. Sabi nila na kailangan ko daw ano, na pupunta doon ulit dahil i-check nila ulit yung blood ko. Dahil ang cholesterol ko is normal. Yung blood sugar ko is normal naman. Pero yung nakita nila na meron akong anemia. Meron daw akong anemic daw ako. Kaya kailangan ko daw magpa-blood test ulit. Tapos pati yung sample ng ano ko, ng stool ko, yung pupo. Ganun. Magpa-ano daw ako dahil tumawag din ako nung nakaraan din dahil hindi ko nga alam kung saan nang gagaling kasi yung allergy ko. Meron naman na akong gamot na iniinom. Meron na akong gamot na iniinom mga guys. Kaso lang, pag nakaamoy lang ako ng konti o kaya, di ba yung parang yung carpet nga dito. Tapos yung mga, yung basta yung mga alikabok. Yung pag umagang-umaga, nag-ano ako yung sa higaan namin, nagpapagpag ako. Yan, hindi na yan maalis yung ubo ko. Yung, hindi pa naman yung sipon, ganun. Ma, I want water. Can you come here, Eris, and get your water? Come here. Tapos yung ubo ko, parang hindi siya nang, parang ganito ba? Hanggang dito lang. Dito lang siya. Hindi na siya aakyat dito sa may sipon ko na yung magsisipon sana ako, yung runny nose, ganyan. Wala. Tapos, naandito lang, yung makapit yung talaga yung ano niya, yung plema. Kaya sabi nung nurse na tumawag nung isang araw na, kailangan natin ng sample mo ng ano, ng stool sample para unbelt lang ito. Sample ng ano mo, ng poop mo para tignan natin kung saan nang gagaling. Pero, kasi nung nandun ako sa Qatar, ilang beses na din akong nagpa-check up dahil nga, di ba, may aso kami noon. Lagi akong hindi naman ako naghihika, hindi naman ako nag-aasma, ganun. Dahil chain smoker naman ako dati, pero hindi ako ganun. Simula lang nung nanganak ako kay Iris, na 3 months pa lang siya, na nag-inom ako ng hot water with apple cider vinegar, doon siya umatake. Kasi dati na ako may acid. Tapos nung nag-start ako uminom ng ganun, yung parang naglumala siya dahil para akong magko-collapse, na yung magbe-blurry ang paningin ko, ganyan. Tapos para ako nanghihina. Tapos masakit yung ganito ko yung dito yung rusok ko ngayon kat nagsakit. Na alam mo parang yung pag nai-stress ka ganon. Alam mo yung parang pag nai-stress ka ganyan na ano yung nag-ano yung ganito mo, nag-mahapde. Ganon ang nararamdaman ko dati pero hindi ko yan pinapansin dahil sabi ko baka ano lang ito, sabi ko dahil sabi ko paminsan para may diabetic ako ganyan. Pero pag nagpa-check up naman ako, wala. Tapos, nung nandun na kami sa Sri Lanka, di syempre, maanghang lahat ng pagkain doon. Kahit sa McDonald's, maanghang KFC. Tapos, nagkaroon ulit ako ng ganyan. Kaya na anuhan nila na meron akong gastritis.
Kaya sabi ko baka sa gastritis dahil nag-search ako sa ano sa Google kung ano ba yung symptoms ng gastritis, ganon. Yung pag umubo ka yung hindi natatanggal yung ubo mo na yung flema mo ay yung flema mo ay ano yung puti na talaga siyang puti na hindi siya sipon na malagkit. Ganon ang nararamdaman ko mga guys. Kaya mainam naman at sabi nung babae doon sa ano sa nurse station doon sa health center na magpapaano ako ng ko para maano na kung saan ang gagaling ba yung allergy ko. Kasi ilang beses na ako nag-ano eh. Oh, meron din akong nag-maintenance ako ng ganyan. Tapos ito oh. Oh, ito yung unang nirisita sa akin. Tapos ngayon, ito na naman binigay sa akin ulit ito. Kainaman lang mga guys kasi libre. Hindi ko binibili ito. Tatawag ka lang doon sa ano sa health center tapos sasabihin nila pick upin mo na lang. Tapos ito yung gamot ko sa Feros kasi sabi nila meron akong anemic. Pero meron naman akong binili dati kaso lang dahil nung nag-start akong mag ano ng mga video mga ganyan nung nag-start akong pumasok sa social media sa content creator, ganyan. Lagi na akong puyat. Kaya, sa pag-i-edit, ganyan. Pero, thank you, Lord. Dahil kay YouTube, natuto akong mag-edit. Ang dami ko rin natutunan na ano, yung kung paano mag-overlay, paano mag-cut, ng, kumbaga yung mag-cut ng, yung video na ayaw mo, ganyan. Tapos, kung paano mag-transition. Marami akong natutunan kay YouTube. Dahil nanonood ako ng tutorial, ganyan. Pag wala akong ginagawa, yan, nanonood ako ng tutorial. Kapag nakapag-upload na ako ng video ko, ayun, nanonood na ako. Ano kayang ganito, ganyan, ganun. Tapos, isi-search ko ulit sa YouTube, yun, papanoorin ko. Kaya, thank you at thank you YouTube at dahil sa iyo may natutunan din ako kahit papaano kahit hindi naman sa professional na editor at least meron akong natutunan. Iniinom ako ng ganito pero minsan kasi nakakalimutan ko kasi minsan natutulog na ako alas 3, alas 2 kasi pag nag-umpisa na ng alauna ng madaling araw hindi na ako makatulog kaya dinidiretso ko na lang din ang ano yung panonood ganyan. Pinapanood ko yung mga ano, paano magpadami ng views, magpadami ng subscribers, tapos meron pa yung iba, yung sa mga politics, yan, nanonood din ako, sa kay, yung sa vlogger na ano ba, yung magandang panoorin yun, kasi maganda siyang mag-discuss, at higit sa lahat, pag nag-comment ka, binabasa niya yung mga comment nyo, yung kumbaga sabihin mo sa kanya na mag-shoutout ka, shoutout ka talaga, hindi ka gaya ng ibang vlogger na nag-comment ka, oh, magandang hapon, sir, idol, ganyan-ganyan. Hindi man lang nila ikaw i-shoutout, kumbaga, hindi nila binabasa yung ano mo, yung mga comments mo ba sa ano, sa live nila. Si Munting Tinig talaga, as in, believe ako doon. Pag kahit mag-hi lang ako, hi, Sir Glenn, gumaganon lang ako, ibabasa niya talaga yon. Kaya shoutout po sa iyo, Sir Glenn. Sana lumaki pa at lumawak pa ang iyong channel. Kaya, God bless you po. Mag-ingat ka po palagi. Pero ito kasi mga guys, 180 tablet siya, pero 14 milligram lang. Itong inirisita sa akin is 200 milligram. Ayan o, 200 milligram. Tinaasan nila. Pati rin yung ano, yung pang-allergy ko. Dito ko kasi nilalagay mga guys kasi para hindi ko makalimutan. Kaya minsan kasi nakakalimutan kung ano, uminom. At saka ito din, nagpabili ako nung kararating namin sa bahay ng hipag ko dahil may aso sila. May aso siya dati pero wala nang aso nung pumunta kami doon. Pero naamoy pa rin yung sa carpet. Kagaya dito. Kaya umaatake na naman dahil may tumira dito noon na may aso. Kaya yung ano nila na andito pa rin yung amoy. Kaya ang ginagawa ko, iniisprehan ko siya ng ano yung antibacterial. Tapos ko siya ibabacuum.
Tapos ito naman, may binili kami dati na ano, na antihistamine na yung mababang dosage lang, pero hindi niya kaya talaga. Tapos nung nagpa-check up ako, ito yung binigyan nila sa akin, oh, binigyan nila ako ng mas mataas ang dosage, 180 grams. Ayan, yung binigay. At nauubos na apat na lang ang natira, oh. Kasi pag naramdaman ko na kakati, ang unang kakati kasi mga guys, yung dito ko sa lalamunan at saka yung ano nang tainga ko, ang sarap kamutin, yung parang ang ang gandang kamutin ba, pero hindi ko makamot dahil syempre sa loob. Tapos mag-i-start na yan na ano, yung magpiplema ako dito na ubo-ubo na ako, pero yung ubo ko wala namang lalabas. Ganun. Kaya sabi ko sa asawa ko na ano-ano, kung makalipat kami man ng bahay, di bali nang walang karpet. Dahil mahirap kasi pag may karpet, dahil yung alikabok ba, yun ang isa rin na ano, na nagkakaano ako ng allergy. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. At shout out po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo lagi. Thank you. Bye.